Body postponing activities na namin to. Ibig sabihin postponing, ibig sabihin nangitlog na sila. Mm. So kailangan na natin paghiwalayin yung mga breeder at saka yung mga kakaban na may mga itlog. Kasi pag hindi natin gagawin yon, ang tendency niyan, yung mga eggs na nandyan sa kakaban is kakainin naman ng mga breeder dyan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agri-Akudyan. So ano po nagiging cause ng mortality? Mortality po ng prey. Opo. So yung prey naman, nagiging cause na mortality niyan pagka hindi maganda yung pagkakalinis mo ng area. Pagka pinasukan siya, nasugatan siya, pinasukan ng punjay, yung mga bakterya, yun, mabubugok siya. O kaya, ang isa namang pwedeng maging dahilan, kaya para hindi siya mabuo o mabugok siya, is yung sperm din ng lalaki, baka kulang yung lalaki. Yun din. Kaya nga ginagawa natin, ang ratio natin, dalawang lalaki sa isang babae. Mm. Para maiwasan yun. Mortality naman po ng mga carp, meron bang namamatay mismo sa mismong breeding na? Sa breeding, karamihan, ang mortalities niyan, pag di, hindi nyo minsan nabantayan, kaya kung napansin nyo, yung tubig, medyo, tapos yung pinaka-pader nito, medyo mataas pa. Kasi minsan tumatalon yan. Ah, oo, okay. Tumatalon siya. So kung medyo mababa itong tangke natin, malamang yung mga yan, nasa labas na yan, patay yan mga yan. Madali ba silang ma-stress? Hindi naman po. Ano naman sila, parang tilapia din. Ganun sila ka-resilient yan, matibay din sila. Ako, halimbawa, ako meron akong fish pan. Gusto ko mag-start ng pag-alaga ng common carp. Ano yung mga kailangan kong i-prepare bago ako makahingi sa inyo ng fingerlings? Siyempre po, yung fish pan nyo, dapat na pan-prep, tawag natin doon, pan-preparation. Na-ready nyo na yung fish pan, nalagyan na ng tubig, ng pataba. Tapos gagawa kayo ng request po. Request. So, opo, request. It's either address natin sa center chief natin, si Mr. Romy Paul. O pwede rin naman kayong, kung yung iba kasi nagre-request sa central office, kaso dito rin po dadalhin yun. Pwede po yung ganun. So request lang po. May bayad? Wala po ma'am. Kaso meron tayong FOO, yung ating fisheries office order po, na kada isang individual, pwede lang po niyang makuha sa amin is hanggang 500 pieces lang. So sa group naman, kung meron silang mga group, kapadalang yung list din po para at least makompute natin yung ano. Kung gano'ng kadami. Kung marami naman, nasa designation na po ng ating center chief kung i-grant yung kanilang mga requests. Yung iba naman po, ba kung kulang, bibili naman sila. Yung iba kasi niyan, for sale po natin. Pagka for sale, magkano? For sale po, hindi ko kabisado masyado. Yung size 24, ang alam ko is nasa 30 cents ang isa. Anong 24? 24 na? Yung size po kasi ng lambat yun eh. Siguro mga almost... yung sa butas yun na? Mga 1 centimeter siguro ang haba. Mali pa po yun. Magkano po? 30? Mga 30 cents. 30 cents. Okay. Paano yun, sir? Limbawa, sabi mo sa akin kanina, may nadadala na kayo sa Mindanao. Paano natin tinatravel from dito sa Bagas, Rizal, papunta ng Mindanao? Karamihan travel po niyan is through airplane nga. So, nilalagyan naman natin yan, pinaplastic natin. Tapos nilalagyan natin ng oxygen, tapos nilalagyan natin sa styro. So sa cargo rin kasi pinapadaan yan eh. So meron naman po tayong quarantine division doon ng BPAR. So doon po yan sinasakay. May mortality pagka ganun kalayo yung distance? Ginagawa po natin, hindi po. Para hindi siya magkaroon ng mortality, so yung mamamatay, yung sa isang box o isang plastic bag, konti lang po nilalagay natin. Hindi talaga controlled. Hindi po natin pwedeng damihan kasi nga medyo malayo yung travel niya. So yung oxygen naman yan, 24 hours buhay yung isda ron. Basta wag lang siyempre magubutas yung plastic bag. Pero sa may bayad yun?
sila na po yung magsho-shoulder nun, yung magre-request nun. Sila na ang bahala sa air freight niyan. Sa amin lang po yung fingerlings. Okay. Kwentuhan niyo pa kami, paano pa yung ginagawa dito sa process ito? So mamaya, ka-transfer na uli natin yan. Siyempre, na nangitlog na yan sa ibang area naman ng fish pan para next week. Doon sa mga ibang area naman, iba naman mahuli natin. Oh. Ay, yung isda ba, pwede nga, lo, yung ginamitin natin dyan na babae, pwede pa natin ulit gamitin next week? Ay, hindi na po, hindi na po. Ah. Pero sa breeding season naman nila, mga 2 to 3 times a year, pwede mo silang mapakinabangan. Conforme pa rin sa nutrition yan, kasi malaking factor yung nutrition para, kumbaga, makadevelop uli sila ng mga eggs nila. Ay, yung lalaki, pwedeng umulit? Pwede po yun, yung lalaki. Kasi hindi naman siya nagpo-produce ng eggs eh. So sperm lang yung kanyang pinuproduce. So medyo madali lang yung pagpapalit ng ano niya, ng sperm kumbaga. Yung mga fish pan po, pinupuntahan niyo pa yun bago niyo pinapadalhan ng fingerlings o request lang sila? Pwede po silang mag-request. Pwede rin po naman nilang natin silang, pwede. Nasa kanila po. Sa isang kwartong katabi ng hatchery, naaliw kami sa samot-saring mga isda na naka-display. Isa sa mga ito, kayang lumakad sa sahig. Nakabalance po siya. Tsaka yung parang pinaka-operculum niya. Isa pinaka-gilid. Ano tawag natin doon, pre? Taguan ng operculum niya sa gilid. Kung makikita niyo yung sa may hasang niya, parang bubukas. Ano? Zoom pa, zoom. So yun ang ginagamit niya paglalakad eh. Paggapang. Oh, ayun o. Yung nasa gilid niya. Anong tawag natin dito? Para sa may operculum niya. Oo. Sir Marvin, nandito tayo sa anong tawag nyo dito sa lugar na to. Ayan. Ano ba to? Live Fish Museum. Live Fish Museum. Ayan, makikita natin iba-ibang species. So iba-ibang species na inaalagaan namin dito. As well as yung may mga project kaming, ongoing projects namin, mga isda. Experimental. Experimental project. Nag-hybrid tayo din dito, sir. Ay, hindi po. We conduct breeding trials pa lang sa mga ibang species. Karamihan, mga native species natin. So yung para makagawa tayo ng, makapag-produce tayo ng mga fingerlings para ma-restock natin doon sa mga areas kung saan sila galing talaga. Trial? Paano, pag sinabi natin trial breeding, anong proseso na? Paano? May mga experimental tayo kung paano natin sila paitlogin. Pag-aaralan natin yung kanilang mga biology para mapaitlog natin sila. So may example nga natin yung Manila sea catfish. Yung kanduli. So meron din tayong Martinico at saka itong Bia. Tapos ito yung kanina common pa natin nag-usapan, yung common carp. Sir, ilang buwan na to? May buwan ba to? Almost 1 month mahigit na po ang edad niyan. Ano po yung mga ino-offer na assistance ng NIFTC sa ating mga kasamahang mangingisda? So ang before NIFTC, ang ating station, nag-o-offer tayo ng mga libreng seminars. Matawag natin dito kasi nung pandemic online tayo eh. So ngayon face to face na. So every Thursday of the month, weekly, every Thursday ng kada linggo, nag-o-offer tayo ng pre-fish farmer seminar sa iba't ibang species ng isda. Katulad ng tilapia, karpa, yang hito, yang pangasius, yang mga ulang. So nagkakandak tayo ng mga fish farmer seminar, tinuturuan natin sila kung paano mag-alaga, magparami nung mga isda, nung mga species na yon. So, pwede kayong pumunta rito sa amin o kaya tumawag kayo sa aming telepono na mag-inquire kayo tungkol sa aming mga fish farmer seminar dito sa aming station. As well as, nagbibigay din tayo ng mga, tawag natin dyan, on-site na technical assistance. Kung gusto nyo tingnan namin yung area nyo, nagbibigay din po kami ng mga ganong assistance. As well as yung mga isda nga, kung magre-request kayo, makaka-request naman kayo ng isda rito sa amin. So, mga fingerlings. Usually yung mga ginagawa namin mga assistance. Ganun po. May pre-check-up. Paano pong pre-check-up? Sitingnan nyo mga isda kung may sakit, ganun. Are tubig yung isang tubig? Ay, opo. Nagkakanda kami ng mga ganun, mga water quality. Kung meron kayong, alba, namamatayan kayo, pwede nyo pa-check yung mga isda nyo kung may mga sakit nga. Meron naman tayong fish health lab. Meron tayong laboratory dito sa ating station.
Nalaman natin na madaling araw pa lamang sinisimulan na nila ang proseso ng pagpaparami ng mga isda. At sa pamamagitan nga nito, makakasigurado tayong mananatili ang supply ng iba't ibang isda dito sa ating bansa. Agree ako dyan!